buhay namin noon mahirap. Ang tatay ko is a farmer, ang nanay ko housekeeper. Sabi ko sa sarili ko mag-aaral ko mabuti para hindi ako maging farmer. Tayo lang dalawa at wala nang iba. Halika na at sumama ka, tayo'y mahiga. Sa alapaap lang magkatabi habang nakatingala. Ngunit biglang nawala, di ko pa nadadala. Kaya tapos view mo ganito. Sarap ng life. Magandang hapon po. Tayo pa siya lang kami. Kuya pa siya lang po na. Kape po. At chocolate. Kakao. Inano nyo na giniling? Yung kakao nibs. Pinipili yung balat. Saan yung ginagawa yan? Niluluto? Sa likod? Sa loob po. Ah, sa loob. Hindi, patungan mo na rin po. Ano yung gawa nyo na yan? Chocolate na yan? Tableya pa lang po. Ah, tableya. Pwede po kayang makita? Okay lang po kayo. Ha? Okay lang? Andito na rin po kami kaya makikisyoso na kami. Tableya nibs po. Ay, kakao nibs, sorry. Kakao nibs, gagawing na tableya. Nakaano na siya. So, ito yung ano, kakao beans. Pine-ferment po muna ito. Ayan, kakao beans. Tayo, pwede makita yung paggawa ng ano, tableya. Pwede magpaalam. Ate! Wow! Pinipili yung mga balat? Dito na po kayo nakatira? Hindi ko. Ah, umuwi kayo? Sa baba po. Sa baba? Di, ano, parang pag pumakit ka rito, naglalakad lang? Hindi po, Hilux. Hilux? Uy, sosyal! Sosyal, naka-Hilux! Tapos ito yung trabaho niya. Iba-iba. Nag-harvest ng sampalok. Matamis yung sampalok. Opo. Papitas kami. Patikim na. Thank you. Ano yung binibenta ng may-ari? Asan si La Boss? Wala sila. Wala po. Nasa Guam. Po ng anak ng boss. Ah, nandiyan dyan. Ay, dyan? Baka yun. Pwede daw. Pwede. Ah, sige na. Pwede na. Parang baran yung dito ko. Oh. Baka in love ka. Hello po. Hello po. Mo pwede pong ano kasi nag-iikot lang kami and at the same time nagba-vlog. Okay lang pong makita ay kasi na-curious lang kami sa lugar na to. And then sige lang. Ay. Ano po 'yan? Nag-iikot lang kami and nagba-vlog din po. Parang tinutuklas lang namin kung ano pong mga crops meron sa lugar na to, ganyan. Okay lang. Okay lang naman. Kayo po yung ano. Kaso, malayo ko yung ano. Hindi, dyan lang kami sa kaya lang. Gumagawa kayo ng ano, ng tableya. Ah, gumagawa. Pwede pong makita. Hindi. Yung tableya. Yung paggawaan. Ay, hindi. Ay, hindi. Okay lang na problem. Try lang. Tableya. May ano to, may market. May mga kakilala ako sa Facebook. Nag-ano na siya. Nagsimula lang siyang maliit na. Una muna ginawa niya yung plantation. And then, syempre, after ng plantation, problema niya, market, di ba? So, hindi niya may benta yung kakao niya. Naggawa siya ng sarili niyang. Una muna, tableya. Tableya. Pagkatapos doon, nagsimula na siya sa, ano, nagagawa na siya ngayon ng chocolate. At ngayon, nag-iino na siya. Nag-i-export na siya. Oo, ganun. Ano pa lang eh, nagsisimula pa lang. Sisimula. Nagsisimula pa lang kami. Ilang taon na yung, ano, yung kakao, ano niya? Yung puno. Oh. So, ibig sabihin, meron na siyang 3 years kasi nag-start na silang nag-harvest. Siguro. Tagal na.
Tagal na. Kasi by ano yan, by batch yan, di ba? Malawak yung... kaso... Malayo. Kasi, mga mala, ang ilang... Hindi yun ang mga ikot-ikutan. Okay lang. Kasi yun yung hanggat gusto nyo, pero... Makikita nyo naman agad eh. Okay lang. Kayo lang. Kasi ano-ano yung lupa dito. Malaki, no? Sobrang laki. Pero ano, maabutan nyo dun yung... May makikita kayo dun na malawak na... Pag nito, yung mga manukan. Mm-hmm. Unahan nun sa amin. Yung makikita nyo yung mga tao namin yun. Aha. Yung katabi nyo sa ganyan. Ah, sige. Pwede naman kayo. Okay lang ha. Yung manukan sa inyo pa? Hindi po sa amin. Iba naman. Iba naman. Ano pong klaseng manukan? Yung mga ano, pagsabong. Ang sabong? Walang kwenta yun. May kwento rin yung grabe ka naman. Hindi, dami yung mayaman. Yung nag-layers, yung nanginitlog. Kaso kapag dumaan dito, dahil bundok naglakad ko. Naglakad lang kayo pa. Layo. Gusto niya pumayat. Ma'am, thank you ah. Mas ikot, maganda, ikot. No? Maaga kayo nag-iikot. Biglaan lang to eh. Ano lang, out of curiosity lang. Tsaka naghahanap kami ng ano, ng mga planting materials. Kung halimbawa, ang actually nahanap ko yung matamis na klase ng tamarind talaga kasi pang dugtong. Ang business niya po, ma'am, seedlings. Ah, seedlings. Oh. Halimbawa po yung kamatis, ganyan talo, kung gusto niya pong magtanim. Vegetable, pero ngayon mo yung contact number mo kay ma'am. Pwede. Unti-unti ko pinapasok yung ano, yung mga fruit bearing trees. So ngayon medyo nag-iikot-ikot, naghahanap kami ng pinakamatamis na tamarind. Bukas kami, mag-harvest kami ng ano, sweet tamarind. Ah, talaga? Ano oras? Mga ano, simula early. Ano, mga... Pag naglakad ka mula doon, dapat mahaga. Hanggang ngayon, tumatagaktak pa yung pawis ko ah. Tsaka ang init ang pag-upkit nyo kasi. Ay, biglaan po siya nag-iya, launa. May, actually may gagawin kami mamayang hapon. Kaya nagpapatay oras nilang. Pagka hindi ko ako magpapatay ng oras, ito na yung kasama ko papatay. Hindi ko makuha sa ganyan to? Hindi yung... Kuha naman po yung iba, pero kailangan piliin pa rin. Ay, ako ang pinipili nyo na hindi na balat eh. Ito, kasi may tanim din akong kahaw. Yung seeds ko nagmula sa Mindoro. Tapos nung... Eh di nakaganon siya. Kapag ano siya, nakaganon siya, sasangag ko na siya. Mm-hmm. Yan yung ginagamit namin, rose. Roasted na yan? Hindi pa. Bukas pa. Kapag rinose na siya, tapos kapag ganyan siya, doon ko siya babakbakan. Mm-hmm. Kasi kapag general mo siyang ganito, tapos ngayon, may balat pa. Mahirap pa talaga kasi yung pag binalatan namin siya, ganito na ang labas, kaya ang hirap. Ah, so huli nyo na binalatan. Palagi ko yan. Pwede pa yan sa ano, sa kape. Sa kape, opo. Nag-ano din kami Noong nag-seminar kami sa, ano, sa World Trade. Kasi ganyan yung pang-ano ng kape. Pero yung kape, gusto na yung fresh. Diyan mo siya lalagay, tapos babalatan niya. Mm. Pero yung kakao, kasi yan, pag binilad mo ng ganyan, dapat, ano, fermented muna to, no? Tapos saka binilad. Pero, binilad. Kaya mas maganda, kapag nasangag siya, ang ganda. Gagaling mo yun. Meron naman, eh. May ang ganda naman dito. So, giniling nyo, may balat pa. Mm-hmm. Tapos sa kanyo, ginaganon-ganon. Alam mo, pag inahamong ganyan, ang nakaka-addict yung amoy niya. Oo, no. Amoy tulog ka, ganyan. Hindi. High ka na, high. Kasi sobrang pait niya kapag ano. Ako linalagyan ko ng mani. Ay, hindi pure. Huwag po kayo bumili rito kasi hindi pure yung ano niya, kakao niya, may mali daw. Paakin lang naman yun. Ay, sa'yo po. O, pinamimigay mo lang, di ba? Ginaganyan-ganyan. May giling sa Banda Santa Ana, doon ko lang pinapag-giling. So, kayo dito nyo na, may sarili kayong ano. So, ito naman yung plano dito sa lugar nyo. Ano? Nag-umpisa pa lang kasi kami ng ano yun. May plano kasi si Daddy dito. Ito kasi yung... Ay, ikaw yung anak ng may-ari? Hindi, yung asawa po. Yung anak niya. Ah, okay. Yung may-ari talaga dito si Daddy. Nasa baba siya yun. Ah, nandito yung may-ari? Nasa baba lang. Hindi ano pangalan? Kasi ano, Tomas Bora. Tomas Bora. So, nandito po. Mamimit niya yun pag gusto niyo makatito. Ah, sige. Oh, para ano. Pag ano po, pwede ko makakuha yung number mo? Opo. Para schedule namin. Mm-hmm. Okay. O, doon ko yung may number niya atin. Sige po mo.
Wala. Inuti. Kasi ng bagay. Siyempre, dala ko yung ano ko dyan. Kabuhayan. Showcase. Ay, teka, patayin ko muna. Ano, seminary school. Seminary sa yung asawa niya. Eh, ikaw nag... Pastor siya. Tapos ako, nag-aaral ng education. Ah. Pero yan, tapos na ako. Graduate na ako ng ano, education. Saan lugar? Sa ano? Sa Cavite. Taga Cavite. Doon kayo nagkakilala ng... Asawa mo. Hanggang dito. So, si Madam Salve. Salve po yung name niya. Asawa po siya ng anak ni... ng anak ni Sir Thomas Borja. Mamaya, mamimit niyo si Carlo. Asawa mo. Nandiyan lang siya sa baba. Nag-check ng mga ano, workers niya. Matagal na tong bahay na to dito. Ano? Dalawang taon pa lang ata po? Madam, eto, curious ako. Paano to kinonstruct? Inakyat yung mga materials. Gamit yung ano ni Daddy. Yung Hilux. Ah, oh, my mahirap. God. Mahirap. Kasi dati, hindi pa, hindi pa ganyan. Hindi pa sudsud yung ano. Pangit yung pagkasudsud nun. Pag ganun pa, di ba? Kaya nagulat nga ako. So yung ginawa to, inakyat ng ganun ka ano, yung mga material. So, syempre, isa-isa yun, ano? Pero ngayon din, no, na sinisimento na. Oo nga. Nag-develop na yung lugar na to. Marami na rin nagbabikes dito eh. Nag-aakyat. Ah, so open talaga tong area na to. Buka mo magbike. Kasi sabi niya may sniper daw nag-aantay sa akin. Hindi. Nag-aating ng baboy. Ilan taon ka na? Bata ka pa. Ako? 26. 20. Oo nga. Nasa 25 lang. Mid-20s. Bago ka lang dito. Gusto mo lang yung asawa mo? Hindi po. Panganay. Ha? Panganay? Panganay. Yung ano niya. Tatlo lang kasi silang magkakapatid. Nasa Guam lahat. Nasa Guam sila. Siya lang. So si Sir Thomas lang at saka yung asawa mo yung nandito. Kami. Si ano? Si Mami? Na sa Guam din. Guam din. Aha. O, tara dong. Lupo tayo. Okay lang. Kayo. Oh, thank you, ah. Let's go, dong. Tapos... Next time na lang. Iikot namin kayo. Ah, sige. Schedule natin. Salamat. Thank you. Thank you po. Balik kami bag... Ano? Balik. Ma'am, thank you, ah. Nung gawin mong paraan, dong. Nalina, dong. Dong, tingin na, dong. Nandito na tayo. Tignan natin si Tamarindela, dong. Ay, yung mga oxygen pala sa gabi. Ay, yung ano. May ducks. Ha? Mga mangga. Ayun, ang dami sweet tamarind daw. So, ang bite ng pamilya nila, no? Very accommodating. Very fresh. My God! Ah, tatawagan ko siya. Ma'am, pwede po bang magbakasyon ng isang buwan? Ang ganda! Oh my God! Ang ganda! Tapos, ang laki ng bahay nila rito. So, ayan ah, hindi nila inilipad sa, ano ah, sa helicopter yung materials ah. Ikaw talaga, mapaggawa ka talaga ng story ah. Dahil mo pa yung gagambay. Mapanghabi. Ah, may mga malalaki ng ano. May malalaki ng sampalok. Pero siguro to hindi to sweet. Alin? Ito. Mga sinaunang siguro talin niya. Mga boundaries. Tapos may kamati sila rito. So ma'am nga. Hello ma'am. Misita Sidling. Pwede pong padeliver ng 10 tray. Iakyat niyo po. Bisong pakiakyat na lang po dito sa mansion. Dahil po kayo ay suki namin, kailangan po iakyat dito. So you can accommodate your client immediately. Ma'am, nagmamadali po ba kayo sa pag-deliver? Oh, medyo rush ako. Sige po, iakyat ko na po. Isa-isa yung tray. My God. Parang ikaw po, payat ko na talaga ito. Doon siya, sesak dito pa. So over here daw is? Mountain Araya. Na yan na yata yung pinaka-main na ano, bundok. Ano? Eh, atis yung mga to. Atis? Oo, oh, atis. Ano? Tapos may kamuti. Doon pa lang sa mga ano nila, no? Daan. 70 hectares daw. Pero for sure, hindi pa mahal yung bili nila nito. Hindi ko alam. Kasi, doon nga sa atin, nakakabili nga ng 20,000 per ano, pero, hectare eh. Ewan ko lang kung may titulo po. Ay, may kakao.
farm. Lawak ng 70 hectares, no? Paano mo dadamin ito? Antay mo magtaginit, patay din yung damang yan. So may farm daw po ng manok, pero hindi na raw po sa kanila. Ayun na, doon may kubo. Ayun o. Doon o. Kaya pala sabi niyo, malayo pa. Oh, medyo malayo nga. Ayun na. Hinahanap po namin ang kanilang kakao, ano. Kakao plantation. Tapos sabi niya, from the White House, 1 kilometer pa yata. Oh, hindi siguro doon. May mga ano na, oh. Oh. Okay, malinis ang lugar na yun doon. Ayan yung babae yung kanina. Huh? Yan na yung sabi. Pagpunta na tayo ng sabi. Ba't hindi tayo doon dumaan? Oo, doon yata yung sinasabi niya. May manukan. Wala nang manukan dito. Mali yung pinuntahan natin. So oo, may shortcut. Ito yan na. Yung ano, yung sabi yan. Ito na yung kabahayan. Hindi, yung pinupuntahan natin dapat kanina. Ah. So wala yung paano dito, plantation. Kaya, sabi yan. So, mga ilang metro mula dun sa White House, mayroon na mga ano dito. Puro kasoy naman. Ayan, kasoy. Do you like kasoy, Dong? Kapag hinog na hinog siya, mabaw. Di ba yung kinaya? Okay lang siya sa akin. Pero hindi ko siya favorite. Parang gusto ko lang paano yung juice niya. Oh, yun na ka. Hindi mo naman kasi mapakakain yung palagi ko yung mga kasoy nila dito, grafted. Oo. Oh. Kababa lang sila, may bulaklak. Ay, may bulaklak na, no? So, wala yung kano, yung plantation. Ay, mayroon siya sa Grela. Tara, let's go. Wala na siguro dyan. Eh, hindi. Eh, may ano dito, may Ilog Grande. Baka talaga? Oo nga, no? Mababa lang yung ano nila, oh, bulaklak. Puro bulaklak na po. Wala na rito, Dok. Gulay yan na to. Siguro dun sa kabilang daan yun. Let's go. Total, nakakit naman na din natin yung ano, yung White House. Mm-hmm. Siguro, may iba pa tayong ano, time para, may iba pa tayong ano, na bumalik dito. Then, saka natin libutin yes. Yung kanilang kakao. Go by. Ikaw si Wanderger. Hoy, dito ka! Dito na tayo pa dun. Papalam tayo kay ate. Ba, nakakaya naman. Balak pa yata ni sir na ituloy ito hanggang dun sa ano niya. Grabe. Oh. Doon ilang milyon na mauubos sa daan pala. Tupit ng bahay nila. Oh. Nasa tuktok ng bundok. Dapat picture mo hanggang dito. Picture? Hindi, ganyan na lang. Yung mga ka-siblings, nakausap po natin yung anak ng may-ari and nahiya siya magpa-interview. Si father sana, gusto ko siyang makausap. Si tatay nila, kasi siya po yung talaga nagpagawa nito. Super curious po and also lahat ng tao po sa paligid na nakakakita ng bahay na to sa baba, curious talaga sila. Ako curious ako kung paano nagkaroon ng bahay dito, sino may-ari. Mga marami pong kwento na. Maraming kwento. Katulad po nito, si Marites kasama ko. May mga kwento-kwento na ayan na, naku-confirm po natin. So, tomorrow, try nating bumalik, maaga. Kasi ako si super... Si Marites po talaga maaga. Super curious ako. Gusto kong malaman kung ano yung vision ni tatay. Kung ano yung reason, kung bakit po siya nagpatayo ng napakagandang bahay sa itaas po ng kabundukan. At wala po siyang kapitbahay. And also, kung ano po yung kanyang mga plano sa farm na to. Kasi sa anong araw po eh, tourism site. So, kung ano po yung mga plano niya. So, kung magagawa po natin tomorrow, makakausap po natin si Sir sana. If not, kahit kausapin lang po natin yung anak nila at malaman po natin yung mga plano at kwento. So, pwede nga ako na lang po yung mag-ano sa iyo. So, try po natin yan bukas mga ka-siglings. And sa ngayon, nag-enjoy po ako kahit na nakakapagod, nakaka-enjoy.
Ayun mga kasidling, hindi na po dumating yung araw na sabi ko na kinabukasan. Nakasalubong na po natin si Sir Thomas dito. Ayan, meet Sir Thomas po, yung may-ari po ng tinatawag nilang White House. Sir, yung ayun po. Sir, yung bahay niyo po. Ako po ah, pag dumadaan po ako sa lugar na 'to, nakikita ko yung bahay niyo. Sobrang curious ako. Parang sino yung may-ari po ng bahay na 'to? Bakit siya nagpatayo ng bahay po sa gitna ng bundok, no? Kung totoosin. And also, ang nakahaka po nila dito, pinag-usapan, paano naitayo po yung bahay niyo? Kaya naitayo yun dahil na nagpagawa muna ako ng kalsada para ma-access namin itong ano, itong lugar na to. Opo. Parang it's a farm to market road. Aha. Dati-dati, ang plano kong gumawa ng kalsada dun sa other side. Opo. Pero mukhang it's a wrong choice. Opo. So, nung in-offer sa akin itong lupang ito na 12 hectares sa title, dito ko nilagay yung kalsada. Aha. Pero in total po, ilan po yung sukat ng lupa na ito? Oo. Ito actually, ito lang lupa ko na 12 hectares. Mm-hmm. Yung sa taas, mga ano lang yan, mga farm lots. Oo. Farm lots na inihiram ko lang sa gobyerno. Rights valley, sir, na tinatawag. Oo. Bakit po kayo nagpatayo ng bahay sa liblib at tuktok ng bundok? Itong aking pangarap na magkaroon ako ng isang farmhouse, isang bahay sa magandang lugar, magandang view. Ganun. Parang inisip nyo po pagdating ng araw na... It will be my retirement. Place. Yeah. Wow. Retirement place ko. Pero sa Guam po kayo, sir? Sa Guam ako naka-base. Pero planning to come back sa Pilipinas. Talaga po, for good talaga sa Pilipinas po. No? Babalik at babalik po talaga siyempre. Tayo. Taga rito tayo sa Pilipinas. Pero sir, tayo, pwede kayong mag-ano, no? Alibaw, may choice po ba kayong mag-retire sa Guam na lang kayo? Ganyan? Oo, dahil dual citizen naman ako US at sa Pilipinas. Pero mas gusto nyo po sa Pilipinas talaga? Siyempre, narito yung roots ko, narito yung aking... dito ang kaligayahan ko. Tatanong ko lang sa inyong kabataan nyo po, ano po yung nakagis na yung buhay? Ang buhay namin noon mahirap. Ang tatay ko is a farmer. Ang nanay ko housekeeper. So siya kami nagkakapatid. At ang ambisyon lang namin noon ay makapagtapos ang pag-aaral. Bawat isa sa amin. At nakapagtapos naman kami lahat sa yung pagpursige ng aking mga magulang. Okay. Tawag nga nila doon sa tatay ko talagang dalawang kalabaw daw na kanyang sobrang pangararo na mamatay sa pagod. Uh-huh. So, dahil hindi niya talagang he's a hard worker. Wow. So si father po sa farming po napatapos niya kayo? Oo. Meron kami mga sitawan, sitaw. Ako pagdaling ako sa Manila, Friday, uwi ako ng Pampanga, magtitiba ako ng saging, tapos kakarburuhin ko, and then Sunday, bebenta ko. Mm-hmm. And then going back to Manila na early. So nag-Guam po kayo, ilang taon po kayo sa Guam? Now, nasa 28 years na ako sa Guam. Sir, nung mga bago po kayo sa Guam, nagkaroon po ba ng, kaya po kayo, bago po kayo nag-abroad, nagkaroon po ba ng parang naisip niyo na pagod po kayo sa farming, na pagod kayo sa Actually, kaya ako nag-aaral mabuti. Opo. Dahil sa, yun nga, nakagusto na ko yung buhay farmer. Hmm. Mahirap. Hmm. Mahirap ang buhay farmer. Hmm. So, sabi ko sa sarili ko, mag-aaral ko mabuti para hindi ako maging farmer. Aha, talaga ganun yung isip niyo dati. Oo. Pero, a farmer is always a farmer. So nung panahon po na nasa ano kayo, hindi niyo po naisip na parang babalik kayo sa pagiging farmer, ganyan? Wala akong mga plano. Lahat lang ng ito ay dumating lang na hindi ko inaasahan. Hmm. So biglang na parang na-miss niyo po yung buhay? May nag-offer sa akin lote dyan sa banda dyan. Okay. And then nag-offer na naman hanggang dumami. Hmm. Hanggang sa naisipan kong bumili nga nito titles lang. Hindi po kayo taga rito? Taga Rayat ako dyan sa Megemasan. Megemasan po talaga? Pampanga po talaga? Megemasan po.
And sir, ano po yung ating plano sa in the this future? This will be a resort. Gagawin kong agritourism. Uh-huh. Will be an agritourism. Agritourism, like ano po yung plano nyo? It more on educational na yung mga estudyante, they will learn na ano yung cacao plantation, what is a coffee plantation, how to make chocolate out of cacao. Hmm. Yeah, all of this magkakaroon ako ng 3-to-table seminars. Wow. 3-to-table po, no? Parang panibagong concept aside po sa farm to table sa inyo po, mula talaga sa puno, no? Sa bagay, pwedeng from 3, kain na po. Ganun, no? Mula sa pagpipitas, pakikita ko sa kanila kung paano magpipitas ng kape or cacao, and then how to process it until na magkaroon ng finished product. So, pwede rin po kayo sa mga ano, maging learning site, to, tama ba? Learning site. So, yes. That is one area. Uh-huh. Yung learning site ako. Opo. Lahat ng mga gustong pumunta rito to learn, open ang place na ito. Galing. Ang ganda po ng vision niya, sir. And I know in the future magkakaroon po ng katuparan niyan. Yeah, this will be a good place later on. Salamat sa ating gobyerno na itong aking farm to market road tinulungan ako. Meaning talaga tinulungan po kayo ng government dito? Oo, sila ang nagano sa ano sa Sangguniang Bayan. Yes, para itong kalsadang ito kasi napakahirap nito pag tag-ulan. Opo. Ano, maputik, malubak, and so on and so forth. Yung mga farmer dyan sa taas, nahirapan sila magbaba ng goods sila. True. Now, all the vehicle can go up and pick up the yung vegetables sa taas. So talagang farm to market road po talaga. Yeah, it's a farm to market road. I see. Akala ko po, private nyo yun po ang pagpapanawa. Actually, nung in-invite ko yung provincial engineer, as a high provincial architect, together with Mayor Bond, sabi niya, bakit hindi natin gawin itong ipakompreto natin ito at gawin natin market road. Tama naman po. Kasi so yun ang isang naging project niya, which is a very noble project. Yes. Kasi ang sabi ng tagapanlilang, it was just a dream na magkaroon sila ng concrete road going to this place. Tama po. So, ngayon, it is a reality. At ang taas na, sir, no? Kaya natutuwa kami at magpapasalamat sa ating gobyerno. Napaka ano po ng plano niyo, napakaganda. So later on, sir, dito niyo na po gustong tumira? Yeah, of course, dahil ito magiging retirement place ko. And I believe the Lord wants me to put maglagay ako rito ng some ministry. Yung mga Christian education sa mga rito. Tama ba? Na to guide them to Christianity. Mm-hmm. Born again ako eh. Born again Christian. Yeah, oo. So, maganda po talaga pag nasa right now, ang project namin dito, Baliti Baptist Church. Building nila. Sir, right now yung tanim nyo rito ay sampalok, sweet tamarind. Yung kakao. Kakao, guyabano. And nakita ko may kasoy kayo, no? May kasoy. Meron kami rambutan. Meron kami marang. May marang kami dyan. Meron kami suhan Davao. Yung coconut niyo, sir, ano po yun? Coconut is yung hybrid. Golden. I don't know if it's golden, pero hindi siguro golden yan. Pero it's a hybrid. Binili ko yung sa dar. Hybrid po siya. Now, in 3 years, mamumunga raw. Wow. Sabi na agriculture. May kilang yung time niya, no? Kasi usually, nyo, 7 years. 8 years. Pero ito, mga 3 years lang daw. Katatanim lang yan. Wala pang 1 year ang mga yan. And plano niyo raw po maglagay ng zip line? Yeah, from that top mula doon sa tuktok na yan. Papunta rin sa tuktok doon, maglalagay ako zip line. Zip line. Na magkakaroon ako ng coffee shop dyan. Oh wow, ang ganda. Magkakaroon ng coffee shop dyan. I hope bumaba pang buhay ko at malakas pa ako at para magawa ko lahat ng mga bagay. I'm 71 years old already.
Yan. Sir, pagka nasa far po kayo, sa totoo lang, mas nadadagdagan po yung buhay. Mas lumalakas po. Maganda po. Sabi nga nila, ang farming daw, ang tawag doon, yung nare-release yung ano mo, yung stress. Stress reliever. True. Siguro kasi, syempre, sa ilang taon na pagtatrabaho sa abroad, stress po po, no? I started in abroad as a contract worker. Contract worker. As a teacher. And now, sir? Now, ngayon, meron na akong company doon. Sarili niyo na pong company. Sir, thank you po sa pagbibigay po sa amin ng maganda pong ano. Magsiserve po kayo sa inspiration sa iba po mga OFW. Kung kailangan nila ng ano, ng advice, they can call me, they can email me kung ano ang tungkol sa kakao. Okay. Kasi ang aking experience dito, nag-umpisa ako sa trial and error. So nakita ko yung mga mali. Yeah. Ayun, sa in the future, sir, magkikita ulit tayo at sana mapabilis yung ano. Yeah. Pagiging learning site nito. Learning site, pwede po kami maging teacher. Sure. Ito po, pwede po ito maging teacher kasi may konti rin po kaming kaalaman sa agri. Good. Sige. Who knows, sige, no? Tayo. We'll join hand in hand. Yes, sir. Sa ibang time po mag-usap. May school din ako sa ano, sa Inus, Cavite. Ano pong school? Yung Deacon of Love Academy. Aha. Yeah. Ang dami po walang business kahit sa Pilipinas, ano? Oo, dito ko na actually ang investment ko sa Guam. Bahay ko lang. Dito ko nila lahat nilalagay investment ko. Wow. Good. That's good po. Bahay lang na matitira doon. Pero lahat ng investment ko na. Good. So sir, yung mga OFW po, ano po yung ma-advise niyo sa kanila? Kasi marami pong OFW na gusto umuwi ng Pilipinas, gusto magka-farm. Mag-ipon muna sila. Kailangan pag nag-OFW kayo, unahin ninyo yung pagsasave. Huwag ninyong ipadala lahat ang pera niyo sa mga asawa ninyo. Dahil kahit bigyan mo na isang truck na pera asawa mo, kulang pa rin. Kaya mag-save ka sa sarili. And sir, sa tingin mo, ano po yung klaseng saving and investment good for mga OFW? Ako ang ginagawa ko noon, OFW. Every payday, inuula ko na sinisave yung aking 200 or whatever. Dineset ko dito, hindi ko ba nag-gastos. Talaga, religiously, nag-save ako. Kaya nung dumating ang pagkakataon na pwede na ako mag-put up ng company, I have small amount. Although it's not it. Yan, sir. Kasi kung wala kang savings, wala kang may pupuntahan. Tama po. Lahat na deposit ko sa bibig at i-deposit ko sa kometa, wala nangyayari. Ako luho po, no? Oh, luho, yan. Ako hanggang ngayon, makain pa rin ako sa puro. Super humble ni sir. Yeah. Down to earth, no? No, hindi ako makain sa mga restaurant. Okay. I don't like to eat in a restaurant na mag-iintay ka. Ako gusto ko pag-upo ko, isa nito, isa noon, kausap-kata. Parang time is precious, sir. Yeah. Time is precious. Sa Guam, habang nagda-drive ako, kumakain ako. McDonald's. So, lagi kang nag-ano po, sir? On the go. Yeah. Okay. Sir, thank you very much again. Anong pangalan nyo? Misitas po. Kasidling po tayo sa YouTube. Oh, and binigay ko na po kay Salve yung aking YouTube channel. Pati yung ano, tulungan mo sila sa kanilang marketing. Sure! Kablaya. Opo, marami po akong kakilala. Kakilala pa lang, pero yung mga sinabi ko nga po kay Salve, yung isang kakilala ko, nag-export na po siya. No. Ang export, maraming export ano, na hindi pa natin kaya. Katulad ng Belgium, they are looking for a 10-ton kablaya every month. Wow. Hindi natin kaya. Kumbaga sir, maraming market na. Maraming market. Ang problema, ang market na meron tayo, puro imported.
Export pala. Export. Yes. Sige po, marami okay. pa po tayong pag-uusapan na okay, sa susunod po. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Ayan naman. Naalala ko lang si Dodong, baka makunan. Ayun, yung sila, yung ano mo, anak mo sa sinapupunan. O, kaway-kaway! Ay, nakikita ka lang! Baka daw maalaglag ka. Nakisabay na po tayo. Ayun po mga kasidling, isa na naman po nga inspiring na kwento na i-share po sa atin ni Sir Thomas. Napaka-humble pong tao. Eh, hindi na ako kakain sa restaurant para makatitip ako. I'm on the go. Ang galeg pare. Kaya lang yung ano, food trip yung ano natin. Ayun po, pauwi na po tayo kasama natin yung mga workers ni Sir Thomas. Wake up, wake up, wake up dyan. Enjoy.